to my YouTube channel. Kung bago po kayo sa channel ko, guys, please subscribe my channel. Today's video, guys, meron po akong ikikwento sa inyo, guys, na experience ko dito sa India, guys, na hindi ko talaga makalimutan, guys, na experience. Kaibang-kaiba talaga, guys, sa atin. Ito, guys, tungkol po sa bawal umupo ang babae sa upuan. Kasi, guys, dito sa atin, okay lang naman na tayong magbawa tito natin or sawa natin, magkaano tayo sa upuan, magkatabi, ganun. E dito, guys, okay lang, guys, na magkatabi sa upuan or magkaano kayo ng asawa nyo magkatabi sa upuan o malaking upuan, okay lang na magkatabi kayo, magupo kung sa loob ng bahay na kayo lang dyan sa loob ng bahay. Ganyan dito, guys, kung ang ano talaga, guys, yung may bisita, talagang tatayo ka, uupo ka sa sahig. Ayan, guys, kasi one time, guys, nung bago pa ako dito, dumating kasi, nag-usap kasi kami ng asawa ko, nakaupo kami sa katri, then may dumating na kaibigan niya. So, hindi, nakalimutan kong tumayo kasi siyempre bago pa tayo, diba? Sabi niya, tumayo ka kasi nandyan yung kaibigan ko. Tumayo ako sa isip ko, sana mala ko uupo. Yun ang inisip ko. Sana ko uupo. Inisip ko, sila na sa upuan tapos ako sa baba. Diba? Isip ko, ang inisip ko na lang, pasok na lang ako sa loob ng bahay, pasok na lang ako doon sa kwarto. Sabi ko ganun. Then, doon umalis na yung kaibigan niya. Sabi niya, ba't ka pumasok sa kwarto? Sabi ko, sana mala ko uupo doon sa lupa, sa bato, sabi kong ganun. Talagang nakakaiba, guys. Ganyan dito, guys, na tawag nun, bali respeto, guys, sa isang lalaki, ganun. Halimbawa, kapatid ng asawa mo, darating, din ikaw nakaupo sa upuan, tatayo ko talaga, guys, na uupo ko talaga sa baba. Yung kapatid ng asawa mo uupo sa upuan. Ganun, guys, yung, napaka sitwasyon na di gaya sa atin na pag may bisita darating dyan or tito mo or bisita ng nanay mo, bisita ng tatay mo, okay lang na uupo siya sa upuan na nakaupo ka rin. Dito, guys, hindi pwede, guys. Hindi pwede. Pero kung sa ano, guys, sa okasyon, kasal, ganun, pwede ka uupo sa upuan na nakaupo yung mga lalaki, nakaupo ka rin sa upuan, ganun. Pero kung halimbawa sa bahay, pupunta ka sa bahay or may papasok na bisita sa bahay mo, yun talaga, guys, uupo ka talaga sa sahig. Yung lalaki nakaupo sa upuan. Halimbawa, mag-asawa sila, dumating sa bahay mo, bisita mo. Yung asawa niya, yung lalaki nakaupo sa upuan, din yung babae, nandiyan lang sa sahig, nakaupo. Kanyan, guys, kanyan dito. Napaka, talaga. Yung sinasabi ko, tinanong ko mga asawa ko, sabi niya, yung respeto daw sa lalaki. Respeto sa basitang lalaki, ganun. At then, yung one time na sabi ng asawa ko na, ba't di ako umatin ng libing namin na mata dito kapitbahay namin. Iniisip ko naman na pag aatin ako ng libing, yung mga lalaki nasa upuan, yung mga babae nasa sa lapag. Or kung may dala kang banig or ano dyan, o anong dala kang towel, kung dun ka uupo. Ganyan dito, guys. Ganyan dito, napaka talaga, guys, hindi gaya sa atin na pantay-pantay uupo sa upuan. Sabay-sabay uupo sa upuan. Dito, guys, iba. Iba talaga. Iba. Kaya, yun ang guys, na experience na matagal ko na talagang isi-share sa inyo, pero ngayon lang talaga ako nakapag ng video, guys, na isi-share ko sa inyo, guys. Iba nung last mga previous video ko, guys, nag-share na ako sa inyo, guys, ng mga experience ko dito sa India.
hindi ko pa talaga natuloy-tuloy yung iba. Marami pa guys akong i-share sa inyo guys na mga tungkol sa mga tradisyon dito sa India, ganun. Marami talagang ano dito guys, marami talaga silang mga sa Bisaya pa mga tradisyon na dapat mong gawin, dapat mong ganun. Pero may ibang tradisyon talaga guys na hindi ko ginaano sa asawa ko guys, na parang ano sa kalooban ko ba na hindi ako susunod guys. But kunwari na lang, para kasi kung hindi ka talaga susunod guys sa mga ano, ang mga may ano silang may sasabihin sa sayo, ganun. Pero meron talagang iba dito guys na okay lang na nakaupo ka sa upuan o ganyan ganyan, pero din yung ano na mag-asawa ganun, okay lang. Pero yun talaga guys, bawal talaga upo dito ang babae sa upuan pag meron kang bisita na lalaki or ano, tawag nun, kapatid ng asawa mo, ganun. Bawal talaga guys, ano yung respeto. Sabi nga ng pamangkin ng asawa ko, nakaupo daw ako sa upuan na nandyan sila. Sabi ko ulit, okay lang naman kasi malapit lang man tayo, ganun. Pero gusto kasi talaga nila guys na sana pagka talaga uupo. Ganyan dito guys. Napaka ano sa tradisyon nila. Marami pa akong ikwento sa inyo guys, pero iisa-isahin lang natin guys. Ayan guys, ang i-share ko sa inyo sa mga bago dyan na baka bala kayong pumunta sa India. Pero hindi naman siguro talaga lahat guys na ganyan ang sitwasyon dito sa India guys na bawal. Ano? Kasi sa iba naman na ano, ibang siguro sa mga tao na sa mga ano dito sa ibang barrio, ibang district, ibang distrito, ganun, ibang ganun. Hindi natin maano sila guys, hindi natin masabi na lahat. Pero dito sa barrio namin guys, ganun guys, ganun sila dito guys. Kahit na doon sa bahay ng kapatid ng asawa ko, naano din ako ng asawa ko na bakit ka umupo sa upuan? Sabi ng kapatid mo, naupo ako sa upuan, sabi nga nun. Eh, tumayo na lang ako, umupo ako sa lapag kasi, di ba, baka mapagalitan pa tayo ng asawa natin, ganun. Kasi gusto talaga ng asawa ko na, ganun, na hindi ako uupo sa upuan pag nandiyan yung mga kapatid niya, mga pinsan niya, ganun, ganun. Ay, nako guys, napaka ano talaga ang tradisyon dito sa India guys, pero kahit matagal, medyo matagal na ako dito guys, kahit ilang taon na ako dito guys, pero ano pa rin, more adjust pa rin yung buhay ko dito sa India guys, kasi sanay tayo sa atin, di ba guys, na ganun, ganun na ano, na experience niya ng asawa ko, pumunta siya ng Pilipinas na umupo sa upuan, then nandiyan ako, nandiyan yung kapatid ko, nandiyan yung asawa ng kapatid ko. Naano din niya na iba talaga daw na ang mga Pinay, iba talaga ang mga Pilipino kasi sa India. Kasi naano niya ba na pwede lang daw tayo umupo, na nandiyan yung ano, nandiyan yung mga lalaki na kaupo sa upuan, ganun. Inisip ko naman din guys na yung dito sa India na ganun. Na pumunta na mga, kung may mga party-party or makikain ka sa kasal, ganun, pwede ka lang uupo sa upuan kung kakain. Kung may upuan, di ba guys? Mga ganun. Pero kung may kasal, meron talagang lamisa, may upuan, ganun. Meron ka talagang ganun sila guys. Kung mga kain-kainan lang sa bahay, ganun sila pag talaga kumakain. Yun, napaka ano. Ligaya sa atin na, pero kailang yun di ba guys, nandito naman tayo sa lugar nila, kaya anuhin na lang natin para parang espituhin na lang natin para wala silang masasabi sa atin. Kaya payo ko sa mga balak pumunta dito sa India na mga may mga ka-LDR or mga boyfriend dyan.
Pero hindi ko naman nilahat. Hindi ko naman nilahat kasi yung ibang pinay rin dito, maano yung buhay nila, maging asawa nila, ganun. Pero sa akin naman kasi guys, mahirap lang yung naging asawa ko, pero masaya naman ako na ano siya, kasi mabait siya para sa akin, kung anong kinakailangan ko binibigay naman niya sa akin, kung anong gusto ko, ganun guys. Thankful din ako guys na ano. Okay guys, yun lang ang masishare ko sa inyo guys, na share ko konti sa inyo na ang mga alam mga ano dito sa India. Meron pa akong ibang isi-share sa inyo guys, pero sa next video na lang guys. Kasi wala kaming work ngayon, kaya nag-share ako ng mga experience ko dito sa India guys. Okay guys, kung bago po ka sa channel ko, please subscribe my channel, please watch my video, and thank you for support my channel, support my watch my video. Thank you very much, and maraming salamat. Okay guys, bye bye, God bless you all, ingat.